Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 27, 2024. Nararapat ba ang kasong kriminal at disbarment dito po kay Sara Duterte? Eh siguro naman, ang sagot po natin dyan ay oo. Pero tayo po ay nakalive ngayon sa Top 1 Facebook page at YouTube channel. At maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating Pangulo at sa ating programa. Ito pong pag-uusapan po natin. Talagang sana magkaroon po ng mabilisang resolusyon ito. Nakalulungkot kasi marami na po tayong napakinggan, nabalitaan ng mga abogado na na-disbar sa mga nagawa nila. At ito ay nangyari sa mabilis na panahon. Pero ito pong kay Sara Duterte, natutulog pala yung disbarment case nito dyan po sa Korte Suprema. Ano pong nangyayari? Bakit nagkakaganon? Bakit pinahintulutan ng Korte Suprema na yung pananakit nitong si Sara Duterte doon sa sheriff noong 2011 na nagresulta sa kanyang disbarment case ay hanggang ngayon hindi po nareresolba ng Korte Suprema. Pakinggan at panoorin po natin ang balita kaugnay po niyan mga tol. Isang anonymous complainant ang dumulog sa Korte Suprema para tanggalan ang lisensya bilang abogado si Vice President Sara Duterte. Inayag din ang tagapagsalita ng Korte Suprema na may nakabinbin pang disbarment case ang pangalawang pangulo. Anong nangyari? Bakit mahigit sa isang dekada na po ang nakakalipas hanggang ngayon hindi nyo po naresolba yan? Samantala, yung kay Atty. Larry Gadon hindi man lang umabot ng 5 taon. Sa ating pagkakaalam, yung kay Atty. Ngayon ay Engineer Toto Causing. Disbarred din siya, hindi rin umabot ng 5 taon yon. Ang daming mga nabalitaan natin ng mga disbarment ng abogado na hindi po umabot ng ganyang katagal. Pero itong kay Sara Duterte, mahigit sa 10 taon na po, tinulugan dahil ba nakaupo bilang Pangulo si Rodrigo Duterte? At ngayon dahil siya'y naharap na itong si Sara Duterte sa mga kontrobersiya, saka lamang naaalala. Kasi pagkaganyan mga tol, masisira ang tiwala ng taong bayan sa isang respetadong institusyon. Ayan ay ang Korte Suprema. Kaya sana maresolba po nila yan sa lalong madaling panahon, pati na po itong bagong reklamo kaugnay po ng mga pagsasalita nitong si Sara Duterte ng hindi maganda sa iba't ibang tao. Napakarami na pong mga kawalang hiyaan na pinagsasabi itong si Sara Duterte na hindi po fit para po sa isang abogado. Kaya sana inuulit po namin ano, resolbahin po sana ninyo yan ng mabilis, Korte Suprema. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Benedict Samson live. Magandang gabi Benedict, kailan ba natanggap ng SC ang complaint at ano ang nakasaad na dahilan dyan bakit gustong ipatanggal sa pagkaabogado si VP Sara? Magandang gabi June, naka-date itong letter ng October 24 at ngayong buwan ng Nobyembre lamang ito nakarating sa Korte Suprema mula sa anonymous complainant. At wala pa nga tayong detalye sa ngayon kung ito nga ay nairapol na. Kinumpirma ng Supreme Court na may natanggap silang disbarment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Base ito sa nasabi ng ikalawang Pangulo na ipauhukay niya ang labi ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. mula sa libingan ng mga bayani. Yung parte na yan, kung ako tatanungin nyo, medyo hindi naman ganun kalalim yan eh. Kasi sabi nga ng ilang mga abogado dyan at sa appreciation ko rin bilang isang criminologist, wala namang nalabag na krimen dyan si Sara Duterte. Alam po ninyo, yung pagsasabi niya ng ipapahukay niya, uhukayin niya ang labi ng dating Pangulong Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea, basically, wala pong kriminal na kaso. Maliban kung i-execute niya ito. Ganun pa man, may nagre-reklamo kaya dapat yan ay tuunan ng pansin ng Korte Suprema. Pero ang mas mahalaga dito ay yung mga pangyayari noon at saka nitong mga nakalipas na araw kung saan puro mura ang pinagsasasabi nitong si Sara Duterte na hindi po fit para po sa isang abogado na sabihin niya sa harapan ng publiko. Saka yung mga pagbabanta na ginawa niya sa ating Pangulo, sa ating unang ginang at sa ating speaker na ipapapatay po sila
kapag siya po ay napatay. Ang katwiran dyan ni Sara Duterte, conditional daw yan at wala raw po siyang nilalabag na krimen. Napakinggan na po natin sa napakarami din pong mga abogado na hindi po ganun. Siya po ay basically haharap sa kasong kriminal dyan at mamaya re-reactionan po natin yung balita kaugnay po ng grave threat at possible na paglabag sa Republic Act 11649. Tama kaya yung pagkakaalala ko? The Anti-Terrorism Act of 2020. I-correct nyo lang ako kung mali, ano? Pero balikan muna natin yung talagang pangunahing dahilan kung bakit dapat itong si Sara Duterte ay madisbar. Ito po kasi yun, no? Ito po ay nangyari 13 years ago. This is Sara Duterte, Mayor of Davao City. This is Sara Duterte when things don't go her way. The tug of the rage is Sheriff Abe Andres. He was carrying out a court order to tear down houses in a slum area. Duterte says she'd asked for a 2-hour delay so she could ask the residents to peacefully dismantle their homes. Ganyan uri ng mayor sa Davao at ngayon vice presidente ang Pilipinas. No, nagkaroon ng mayor sa Davao, nagkaroon ng vice presidente na napaka-violente. At siguro ang isa sa magandang leksyon para dito kay Sara Duterte, bawiin ang lisensyang ipinagkaloob sa kanya ng Korte Suprema. Kung saan ito pinayagang mailibing ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang disbarment ay isang proseso ng pagtatanggal sa lisensya ng isang abogado dahil sa nagawa nitong paglabag sa batas at sa kanyang sinumpaang tungkulin. Ayon kay Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Ting, may nakabimbing pa ang disbarment case si BP Sara kaugnay sa pananakit nito sa isang sheriff noong mayor pa siya ng Davao City. There's a pending case on disbarment for the VP, which was filed a few years ago, back when she was still mayor. Dekada na po ang nakakalipas yan. Sana aksyonan niya ng Korte Suprema. Kasi pagka ganyan po ang nangyayari, parang hindi po totoo yung sinasabi lagi ng mga court officer natin at ng ating mga public officials na no one is above the law. Kapag kasi Sara Duterte ba ang pinag-uusapan, hindi applicable sa kanya yon. Kasi ginawa niya na eh. Nanapak siya ng walang kalabang-labang sheriff dahil siya ay mayor ng mga panahong iyon. Tapos ngayon dahil vice presidente siya, kung anong gusto niyang sabihin, sasabihin niya. Above the law ba si Sara Duterte? Pati yung tatay niya, ganun din ang sistema. Magsasalita ng kung ano-ano. Nitong huli, nanawagan pa ito ng parang, hindi parang, nanawagan ito talaga na i-withdraw ng ating Armed Forces of the Philippines, yung suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. But anyway, ibang issue yon. In a separate live streaming, talakayin po natin yon. Kaya talon po tayo dito sa posibleng kasong kriminal na kakaharapin po nitong si Pusit. Pakinggan po natin ang balita. Posible maharap si Vice President Sara Duterte sa kasong paglabag sa anti-terror law, batas na pinirmahan mismo ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At what goes around comes around. Ano? Biruin mo, yung gawain nila noon na lumilikha sila ng mga issue para po i-pin down yung kanilang mga kritiko, eh mukhang ganito na ngayon yung mangyayari sa kanila. Ang mismong ama niya na nag-create ng batas na ito o pumirma ng batas na ito ay maaari na ngayong gamitin, particular dito kay Sara Duterte. Baka sa kauna-unahang pagkakataon, itong Anti-Terror Act po na ito, ang maging unang conviction ay para kay Sara Duterte. O sige, tingnan natin yan, ano? Ang hamon naman kasi dyan ni Rodrigo Duterte, sige, kasuhan nyo. Pero sabi ni Rodrigo Duterte, hindi daw nila kayang ipakulong si Sara Duterte. Talaga lang, subukan nga natin, ano? Alamin natin sa hinaharap kung
totoo yung sinasabi nitong si Rodrigo Duterte na hindi kailanman maipakukulong si Sara Duterte. Ito daw po ay uuwi lang ng Dabaw. Ano yun, magtatago siya sa Dabaw? Pagka ganun kasi ang nangyari, hindi siya kayang ipakulong. Again, babalik tayo sa sinabi ko, above the law si Sara Duterte. At hindi magandang sitwasyon yan para sa bawat Pilipino. Nakikita naman natin na napakaraming mga Pilipino ang napapanagot sa mga nagawang pagkakamali at dapat ganun. Hindi dapat exempted dahil ikaw ay kilala, dahil ikaw ay may kapangyarihan, dahil ikaw ay ma-impluensya. Wala dapat ganun kung pantay-pantay ang pagpapatupad ng batas. Subukan natin sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kung sa kanyang pamumuno maipakukulong itong si Sara Tambalustay, Pusit, Itok-Itok, Shiminet, ano pa ba mga tol? Ipon-Ipon, sabi ni Montulpo, AC/DC, meron pa ba ako nakalimutan? Paalala niyo sa akin kung may nakalimutan ako, ha? Si Pelik Kakal, sabi niya, I don't believe the government officials whenever they say no one is above the law. That is unfortunate, ano? Dahil po sa mga nakikita kasi natin, ganun na yung nagiging pananaw ng ilan po sa ating mga kababayang Pilipino. Na no one is above the law. Kaya mahal naming Pangulo, Bongbong Marcos, kailanman hindi ko po kayo ikikriticize, pero ako po'y nananawagan na sana sa panunungkulan po ninyo, bigyan nyo po ng leksyon ang mga tao na ito. Sabi nyo po, ang kriminal na pagbabanta. Tama ba yung salita? Kriminal na pagbabanta. Balikan nga natin yung pahayag ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kasi parang hindi yun yung term na ginamit niya. No, ay kanyang papalagan. Hindi ko maalala bigla pero I believe hindi yun yung term na ginamit ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos . Subukan nating balikan yung kanyang statement pamakailan at hanapin ko lamang muna, no, mga tol. Nung nakaraang araw pa po yun . Mas mabilis kung dito ko titingnan sa Facebook ko kasi dito ko pala senior yun. Ayan. Balikan natin yung pahayag ng ating mahal na Pangulo at muli natin pakinggan. Kasi ito ngayon yung pinangahawakan po nating mga kababayan na ang ating mahal na Pangulo, hindi niya po ito tolerate yung mga ganito. Mapapabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka. Oh, iba pala, no? Yung ganyang kriminal na pagtatangka, hindi pagbabanta. Kriminal na pagtatangka. Ano ang gagawin ng ating Pangulo? Ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Pangahawakan namin yan, mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At ine-expect namin na ang mga susunod na yugto dito ay kasong kriminal dito kay Sara Duterte. Hindi po immune sa kaso ito pong Vice President. At kung kinakailangan na siya'y arestuhin, sana makita po natin ang ipin ng ating batas. Maipakita ng gobyerno pong ito na kahit Vice Presidente ka, pwede kang arestuhin dahil lumabag ka sa batas. Ayon sa FBI na nagsilbi ng sampina, pagpapaliwanagin para riyan ang bise, pati sa reklamong grave threats. Pasunod ang umunoy banta niya sa Pangulo, unang ginang at... Dito nga lang, meron ng puna ang ilan . Kasi, nung panahon ni Rodrigo Duterte, di ba, ang NBI, nung merong nagbiro sa kanyang teacher na si Ronel Mas, sabi nung Ronel Mas sa kanyang Twitter, ay siya'y magbabayad ng 50 million pesos para ipapatay si Rodrigo Duterte. Agad umaksyon ang NBI. Hinanap nila itong si Ronel Mas at kahit walang legal na basihan, ito ay kanilang inaresto. Pero dito malinaw
kay Sara Duterte na talagang hindi lang pagbibiro yung ginawa nito. Sabi niya, no joke, no joke. Puntahan natin ulit yung mga kataga na yon na sinabi nitong si Sara Duterte laban sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ito po, sabi ni Tambalustay Sara Duterte dito, no joke, no joke, ah. Sandali, nasa nababanda yon. To. Oh, ngayon lang kasi pumasok sa isipan ko, kaya ngayon lang natin na i-share. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM. Ang katwiran dito nitong si Tambalustay, meron ba daw siyang kasong ginawa? Wala daw. Kasi yung kanya daw pong sinasabi ay conditional. Hindi po totoo yun, ha? Huwag po tayong magpapag-gaslight sa paliwanag nitong si Sara Duterte. Ipaliwanag niya na lamang yan sa korte. Kung sakaling umakit na yan sa korte. Yung kanyang depensa na yan, na wala siyang nilabag na na batas o wala siyang ginawang krimen, sabihin niya na lamang sa korte. Si Lisa Aramienta at si Martin Romales, no joke. No joke. Oh, di ba? No joke, no joke. Seryoso. Kaya mahal na Pangulo, pinapaalala lamang po namin na kamasid po kaming mga PBBM supporter, ang mga loyalista, higit sa lahat. Siyempre, yung mga kritiko niyong iba, ang Dilaw at Pink. Tingnan po namin kung meron talagang ipin ng batas kapag ka Duterte po ang pinag-uusapan. Tuloy natin ang pakikinig dito sa balita. House Speaker. Pinaharap ang bise sa tanggapan ng NBI sa Biyernes at ipatatawag din ang bapang kasama niya sa paggawa ng video. At nakatutok live si Joseph Paul. Mel Emil, Vicky, yung sa Pina naman ay para bigyan ng pagkakataon itong si Vice President Sara Duterte na ipaliwanag. Ano ba yung sinabi niya tungkol dun sa... Parang ang hirap talagang tanggapin, ano? Si Ronel Mas, di nila binigyan ng pagkakataon sa due process, eh. NBI, bakit ganon? Tapos ito si Sara Duterte, may due process. Pero siyempre, ang katwiran dyan ng ating NBI director na si Judge, retired Judge Santiago, ay due courtesy. Dahil nga naman, vice presidente ng Pilipinas, itong si Sara Duterte. Sa pagpatay sa Pangulo, sa First Lady at saka sa House Speaker para malaman na rin ng NBI kung meron ba na reklamo o complaint na pwedeng ihain laban sa kanya. Ang tinitingnan at base dun sa sampina na inihain ng NBI ay pwede bang pumasok ito dun sa anti-terror law? Oy! Anti-terror law. Puntahan nga natin yung kanina ko ba nakita yun kay Ashley Garvin ba yun? Tingnan nga natin. Parang senior niya yun, eh. Yung supuena ng NBI. Ito. Tingnan natin to. Ito yung supuena, mga tuloy. Republic of the Philippines, Department of Justice, National Bureau of Investigation, Quezon City. Quezon City? Ah, yung, siguro yung, ang opisina ng NBI dito, yung kanyang regional unit. Kasi ang pagkakaalam natin ng NBI Main sa Top Avenue, Manila, eh. Supuena ad testificandum. Anyway, siguro naman lahat kayo alam kung ano po yung supuena ad testificandum, ano? Pero sa mga bago pa lamang po sa pandinig nila ito, simple lang yan. Ipinapatawag ka para po magbigay ng iyong testimonya. Ganun po ang ibig sabihin yan. Honorable Sara Zimmerman Duterte Carpio Ximenet Itokitok Tambalustay Ipon-ipon ACDC. Dapat merong ganun. Wala akong laptop. Nagpapatawa lang ako, mga tol. Yan. Vice President. Office of the Vice President of the Philippines. Greetings. Under and by virtue of the authority vested in me by Republic Act number 10867, you are hereby commanded to be and appear in the office of the Director. Walang iya, ano? Ayos na ayos to. Yung NBI Director,
kinukumand na ngayon yung Vice President. Buti nga sa'yo. Walang hiya ka kasi pusit eh. Ano? Ang kapal ng pagmumukha mo eh. Kung makapagbanta ka sa pinakamataas na posisyon dito sa Pilipinas, ay wagas. Pati sa kanyang asawa at yung ika-apat sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas, walang-wala lang sa'yo eh. Parang kababdalo ka talaga eh, tutuloy. Commanded to be and appear in the office of the director, building D, 9th floor, PhilinVest Cyberzone, Bay City, Diosdado Macapagal, Boulevard, Pasay City, Philippines. At 9 a.m. on the 29th day of November 2024. Naku, ito yung araw din na merong hearing ang Good Government and Public Accountability. Ah. Meron na namang dahilan si Sara Tambalustay na hindi makakadalo sa hearing sa Friday. Ah. Saka nataon din doon sa lakad ko. Sasamahan ko yung pamangkin ko doon sa kanilang reklamo. Shout out sa Kainta Municipality, ah, sa mayor ng Kainta. Naalala ko. Sino bang mayor ng Kainta ngayon? At sino po ang head ng MPSO? Yung head po ninyo sa MPSO, sana i-monitor po ninyo yung galaw ng inyong mga tauhan. Yung tauhan po ninyo, walang pakundangan, bigla na lang sinapak sa muka yung aking pamangkin. Ang laki-laki ng katawan ng tao. Yung pamangkin ko, maliit. Ang layo ng difference nila. Pero idadaan namin sa proseso. Pero sinasabi ko sa inyo, at lalong-lalo na ikaw, MPSO personnel, kung ano yung mga sinabi ko, harapan sa'yo, nung huli tayong magkita, seryosohin mo yun. Balik tayo dito. Sa November 29, 2024, then and there to give your evidence in a certain investigation to be held at the time and place conducted by the undersigned. Ano ba ang mga possible na paglabag ni Tambalustay, Pusit Sara Duterte? Ito po, to shed light on the investigation for alleged grave threats under Article 282 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of RA 10175 and possible violation of Republic Act 11479. Nagkamali na nga ako, 11469 yung nabanggit ko kanina. Anyway, i-correct po ninyo sa inyong pagkakaalala yung binanggit ko. 11479, the Anti-Terror Act of 2020. Balik po tayo dito po sa balita. Isinilbi na sa kanyang tanggapan sa Manaluyong ang sabpina para kay Vice President Sara Duterte. Wala noon doon ang bise kaya tinanggap ito ng kanyang abogado. Sa sabpina, pinaharap si VP Sara sa National Bureau of Investigation sa Biyernes. Pero kung may schedule ng pagdinig sa kamera ang bise, nagkailangan po siya magpadala ng emissary or ng kahit na sino messenger para i-reset. Sana po, mas maganda kung mismong yung Vice President na pupunta. Isinabi na ang vice, kaugnay ng mga sinabi niya na kapag pinatay siya, may kausap na siya para patayin din. Sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at House Speaker Martin Romualdez. Ito ang pagpapatunay na meron tayong due process. Binibigyan natin ng pagkakataon ang ating Vice President na maibigay ang kanyang side on the controversy. Kami, marami ng mga political, wag magalit sa akin, circus. No? Hindi kami nakikialam. Tahimik lang ang National Bureau of Investigation, but this is a serious matter. Pinatingnan daw sa kanya mismo ni Executive Secretary Lucas Persamin at Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang press conference ni Duterte kung minilabag itong batas. Base sa sabpina ng NBI, pinagpapaliwanag si Vice President Sara Duterte para sa posibleng reklamo ng grave threats at paglabag sa anti-terror law, batas na pinirmahan ng kanyang mismong amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2020 lamang.
Sabi nga ni Yusek Andres, self-confessed mastermind. Siya nagsalita na siya papapatay niya si Presidente. Kailangan patayin si Presidente, si First Lady, and the Speaker. Saan nanggaling sa kanyang bibig yun? Siya yung, kumbagay, mastermind. Siya yung nag-utos. So, yan ang gusto namin i-clarify. Pero paglilinaw ni Santiago, hindi naman ibig sabihin na ito na talaga ang iyahaing reklamo kay Duterte. Mabigat ang kaso na paglabag sa Anti-Terrorism Act dahil sa ilalim ng Republic Act 11479, ang sinumang masasaklaw nito pwedeng hulihin ng law enforcement agent. Sana hulihin ka talaga. Ikulong ka kahit walang warrant of arrest. Tingnan natin kung magagawa yan sa inaharap. O military personnel nang walang warrant of arrest at itidine ng hanggang 14 bago iharap sa korte. Pwede pa itong ma-extend ng hanggang 10 kung kinakailangan. Pwede rin buklatin ng Anti-Money Laundering Council Authority ang kanyang mga ari-arian at back. Iyan ang isa sa mahalaga rito, mga tol, habang wala pa yung impeachment. Kung sakaling pwede itong Republic Act 11479 na ito, makikita naman ngayon ng mga ating otoridad dahil hindi na pwedeng igiit dito yung bank secrecy rights nila eh. Yung mga laman ng bangko ni Tambalustay. Ako, naniniwala ako kay dating Senador Antonio Trillanes eh, na yung kanyang mga ipinakitang bank accounts at ang halaga ng involved na pera dito, mahigit sa 2 bilyong piso ay totoo. Malakas ang paniniwala ko. At makikita lang natin yun kung mahayag sa publiko ang mga detalye ng mga bangko na yan nitong si Sara Duterte. O bank accounts na yan ng mga Duterte. Not only Sara Duterte. Kasi consolidation yun eh. Na pinagsama-samang accounts ni Rodrigo Duterte, nito pong si Paulo Duterte, Sebastian Duterte, Sara Duterte, at saka even yung common law wife nitong si Rodrigo Duterte na si Hanelet. Pagka pwede, ah, kasi hindi pa rin naman certain to eh. Pagka pwede, makikita yan ng publiko eventually. And hoping talaga ako na by December, mag-proceed na ang ating kamera sa ating impeachment na matagal nang inaantay, no? Laban dito kay Sara Duterte. Sabi ni Attorney Rene Bueno, basahin natin. Arrest without warrant under the principle of exigent circumstances, especially when the threat to kill is against the first family. At titingnan natin, Attorney, kung kayang gawin niya ng NBI. Kasi noong ginawa nila eh, pagka si Sara Duterte ba ang involved? O pagka vice president na, hindi na nila kayang gawin. Diba, ginawa nila noong kay Ronel Mas. Pero sabi ng, ano ba ang nangyari, by the way, sa kaso ni Ronel Mas? Na-dismiss ba ito dahil inurong ng mga Duterte ang kaso? O na-dismiss ito dahil diniklara na unlawful yung arrest kay Ronel Mas? Di ko sure kung ano yung circumstances eh. Basta ang pagkakaalam ko, hindi nagpatuloy yung kaso doon sa teacher. Ngayon, comparatively speaking, si Ronel Mas, pangkaraniwang tao, inaresto kagad ng NBI. Si Vice President Sara Duterte, second highest official sa bansa, hindi inaresto kagad ng NBI at dahil daw po ito sa kortesiya, dahil siya ay vice presidente ng Pilipinas. Hindi po magandang sitwasyon yan. Dahil lumalabas lamang sa harapan ngayon ng publiko sa pangkaraniwang Pilipino na parang merong kinikilingan ang batas. Hamon po natin yan sa kasalukuyang pamunuan ng ating National Bureau of Investigation na sana mag-take action po kayo ng parehas. Kasi hindi nyo na maibabalik yung nakaraan eh. Hindi nyo na pwedeng sabihin, hindi namin aarestuin si Ronel Mas. Nangyari na yun eh.
Kaya sana yung nangyari ngayon, kung ano yung naging action nyo noon, naging action nyo rin ngayon. Tuloy po tayo dito, mga tol. Ang deposit at i-freeze ito. Pwede rin siyang tiktikan o surveillance sa utos ng korte. Hindi pa namin sinasara ang... Ito, siya, sabi ni Attorney, I think they will do that on Friday after presentation of evidence. Sana po, Attorney, ano? Tingnan natin kung anong mangyayari doon. Kasi ang mga supporter nitong si Sara Duterte, nananawagan na po ng people power eh. Ang nakakapagtaka lamang, hindi tama yung salitang nakakapagtaka eh. Ang nakakabwisit sa pagkakataon na yon na panawagan nila ng people power, sila yung mismo na mga tao na kumokondena sa salitang people power. Para sa kanila, ang people power ay hindi nararapat nung nakaupo pa itong si Rodrigo Duterte. Kapag dumarating nga ang pagdiriwang ng EDSA 1, talagang hindi nire-recognize ng Duterte administration eh. Buti pa nga ang ating mahal na Pangulo, kahit sila mismo yung tinamaan ng people power noon, marunong rumispeto sa damdamin ng mga Pilipino, si Pangulong Bongbong Marcos, kaya kahit paano nire-recognize ito. Pero ngayon, ginagamit nila ang salitang iyon para pumabor sa kanilang naratibo. Nasaan ang delikadesa ng mga tao na ito? Di nyo ba naiisip yon, mga DD Sheets? Kayong mga supporter ng mga Duterte? Di nyo ba naiisip na yung sinusuportahan nyo ayaw na ayaw sa mga pagkakataon na yan? People power, people power. Tapos ngayon, mananawagan sila at sasama pa kayo. Meron pa nga ako na isang nabasa na yung isang individual na DD Sheet, hindi ko nababanggitin ang pangalan, pero alam ko ang pangalan, ayoko na lang pasikatin siya. Nananawagan na sila daw po ay pupunta sa EDSA Shrine at kayo pong mga sorbetero, mga magbabalot, mga nagtitinda ng candy, mga ambulant vendor, pumunta daw po kayo doon kasi bibili sila sa inyo. Ang galing mang uto, ano? Ano yon? Para dumami tao? Nang teting na yan. Puntahan nga natin kung gaano kayo karami. Saan ko ba pinotion? Sa top 1. Dito ko pinotion. Libo-libo daw ang dumalo. Ganito sila manloko ng tao, yo. Nagsama-sama na di inaasahan to. Libo-libo ang dumating. Anak ng teteng, bilangin nga natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tanga talaga kayo mga DD Sheets. Libo-libo ba yon? 16 na katao? May mga bata pa rito. Ang tanong, bakit may mga bata dyan? Anong alam ng mga bata na ito sa ipinaglalaban ninyo? Imbis na yung mga bata nasa paaralan, nagpo-focus ng kanilang pag-aaral, dinadala nyo rito sa walang kwenta ninyong ginagawa, nakakaabala pa kayo dyan sa banal na lugar para sa mga Katoliko. Meron akong nabasa, di ko na ma-share sa inyo, nagpaalala ang pamunuan ng EDSA Shrine na huwag nyong gamitin sa anumang hindi tamang kaparaanan ang lugar na ito. Kayo ay ini-encourage na umalis dyan sapagkat kayo'y nakakagulo, nakakaabala. Ang pinapayagan lamang sa loob ng simbahan ay ang mga mananampalataya na dumudulog ng panalangin sa ating Diyos. Pero ginagamit ninyo ngayon ang mismong lugar na kinapupuotan ninyo. Ganyan kayo kawalang delikadesa, mga DD Sheets. Tuloy tayo dito sa pinapanood natin balita. Ang aming investigasyon. Diyan kami maglalaro. Depende sa ebidensya na aming nakuha. Alam nyo, Director Santiago, sana
mangyari po yung naiisip ni Attorney Rene Bueno, ah, na after ng presentation ng party nitong si Sara Duterte, eh, pagka hindi katanggap-tanggap, arestuhin nyo na. Doon nyo na mismo pusasan. Pwede kaya yun, mga tol? Sa tingin niya po, Attorney Rene Bueno, pwede kaya yun? Na doon mismo sa opisina nitong si Director Santiago, pupusasan itong si Sara Duterte. Kasi, di ba, ang batas dapat walang tinuturing na mataas, mababa, dapat pantay-pantay lamang. Pwede yan. tingnan natin, ha? Talagang kaabang-abang ito sa Friday. Pero ang nakikita ko kasi dito, baka katulad ng sinabi ng NBI kanina, baka mag-request ng reset si Sara Duterte. Sa parte naman na yon, iisipin naman siguro ni Sara Duterte, kung hihingi ako ng reset, maobliga akong dumalo sa committee hearing. Walang kalagyan, ano? Ano kaya ngayon ang mangyayari? Dadalo siya rito? Dadalo siya sa committee hearing? O talagang hindi na magpapakita? Kasi ganito si Sara Duterte ngayon, mga tol, eh. Kakaiba talaga, eh. Pabiktim siya. Ano? Siya yung nang-aagrabyado ng tao, pero lumalabas para sa kanya na siya pa ang kawawa. Siya yung nanapak ng tao, pero pinalalabas niya na kawawa kasi yung mga constituents niya. Kaya niya ginawa yon. Siya yung nagbabanta ng pagpatay sa ating Pangulo, sa ating unang ginang, sa ating speaker, pero pinalalabas niya ngayon na merong threat sa kanyang buhay. Tapos, higit sa lahat, siya pa yung may ganang magsalita na hindi daw po siya kayang bayaran nor hindi daw po siya nagpapaareglo. Ang kapal naman ng pagmumukha mo. Ikaw na ngayon nakaagrabyado, ikaw pa yung ayaw magpaareglo. Ang pagkakaalam ko, yung naagrabyado ang dapat inaareglo, ah. Bakit ikaw pa yung aaregluhin? Pakinggan at panoorin po ninyong balita na ito, mga tol. Hindi ako tao na nagpapaareglo. Tsaka hindi ako tao na nabibili ng pera. Ang Vice President. Nakaiba, di ba? Chris Jr., maraming salamat dyan sa iyong super sticker, ah. Narcissistic personality yata merong itong si Sara Duterte. Ito naman ay hindi political post. Itong isi-share ko po sa inyo, hindi po ito political post ng abogada ng bayan. Pero naisip ko lamang, may punto itong si abogada ng bayan dito, eh. Marahil ito ay sa mga mag-asawa na eventually yung lalaki ay naging abusado, tapos kinalaunan hihingi ng annulment yung babae on the ground of psychological incapacity. Ngunit parang tugman-tugma itong sinambit dito ng abogada ng bayan, eh. Huwag kayong magalit kay abogada ng bayan, mga didishits, ah. Walang kinalaman sa politika ang post na ito. Pero parang ganito kasi yung idolo nyo, eh. Sabi ni abogada ng bayan dito, simula pa lang, matutong mag-spot ng narcissist, isa sa signs, love bombing, gamit ang pagbuhos ng regalo o sobrang lambing. Huwag magpadala, baka sa huli, ito pa ang maging dahilan ng ground mo for psychological incapacity. Mukhang akmang-akma kay Pusit, ano? Kasi sa simula pa lamang ng pagiging vice presidente at Department of Education secretary niya, binusog niya ng mga envelope na may lamang pera yung mga key officials niya doon. At huwag niyang sabihin ngayon, talagang lakas mang gaslight, binabaliktad niya pa yung pangyayari. Siya yung nagbigay, pero palalabasin niya na si First Lady Lisa Parau ang nagbigay. Kakaiba, di ba? President Sara Duterte ang humarap sa media. Hindi na raw siya makikipag-ayos pa sa dating kaalyado at running mate na si Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod yan ang Nakakatawa talaga. Nakakatawa ka, Sara Duterte. Ikaw ang nangaagrabyado, ikaw pa yung may ganang magsabi na hindi ka makakapag-ayos. Kung meron mang dapat magsalita rito ng hindi makikipag-ayos, si Pangulong Bongbong Marcos yun, hindi ikaw. Ah,
sa magiging ebidensya na ipipresent naman ni Vice President Sara. So talagang this will be a fair investigation, impartial. Judge Santiago, malaking hamon po sa inyo itong sitwasyon na yan. Masusubo kayo ng taong bayan dito kung kaya nyo pong panindigan yung pagiging direktor ng NBI. Hindi po porket vice presidente ng Pilipinas ang involved, hindi nyo na po kayang gawin yung nararapat ayon sa batas. Susukatin po namin kayo rito, Judge Santiago. Matapos po yung due process na ipinagkakaloob nyo noon, ay na ipinagkakaloob nyo ngayon kay Sara Duterte, na hindi ipinagkaloob ng NBI noon. Sabagay, hindi naman kayo, namin kayo masisisi eh. Dahil kayo ay NBI director ngayon lamang. Sino ba ang NBI director noon? Yun ang dapat sisihin eh. Kasi inaresto kagad nila yung Ronel Mas eh. O, nang walang due process at illegal yung arrest. Ayon sa ating ilang mga abogado na napakinggan po natin noon. Hawak na ngayon ng NBI ang video ng press con ni Duterte. Ipatatawag din ng NBI ang mga sangkot sa paggawa nito tulad ng mga staff at maging ang mga dumalo dito. Hindi raw sisipon si Duterte sa pagdinig, itutuloy pa rin nila ang paghahain ng reklamo sa Department of Justice. We will proceed at kung ano man yung ebidensya na nasa kamay namin, edi yun lang. Tumanggi naman muna magsalita si Duterte dahil hindi pa raw niya natatanggap ang subpoena. Vicky, ayon naman dito kay NBI Director Jimmy Santiago ay wala pa namang timetable. Hindi pa niya alam kung kailan matatapos itong investigasyon ng NBI at wala pa rin namang schedule kung kailan ito maihahain sa Department of Justice para naman sa isa pang pagdinig yung tinatawag na preliminary investigation. Ay, nako. Kaya ang tanging solusyon dito, mga tol, na mabilisan sa ngayon, impeachment complaint laban dito kay Pusit.